Nanguna si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng anibersaryo ng hukbong dagat. Tampok dito ang dalawang bagong barko ng Philippine Navy. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na handa ang gobyerno sa parating na super typhoon. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang commitment at efforts ng Philippine Navy sa pagdepensa ng teritoryo ng bansa, partikular na sa West Philippine Sea. Pinangunahan ni PBBM ang 125th anniversary ng hukbong dagat ng Pilipinas ngayong araw. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat ang Pangulo sa pagdepensa ng mga ito sa teritoryong sakop ng Pilipinas. We acknowledge their manifold achievements and accomplishments over the years, especially the efforts to secure our archipelago, more significantly in the Batanes and Kalayaan Islands, the Philippine Rise, and the West Philippine Sea. Nangako rin siyang patuloy na susuportahan ng ahensya para matupad ang priority goals nito na mapalakas pang intelligence, defense, at coordinative capabilities. Sa katunayan, plano pa rin daw ng pamahalaan na bumili ng submarine. Ngayon daw, inuuna muna nito ang pag-develop sa anti-submarine capabilities. Sa panig ng Philippine Navy, buo naman ang commitment nila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. The Philippine Navy stands resolute and unwavering in its commitment to uphold its mandate. Without hesitation or compromise, our Navy will persistently safeguard our maritime interests, defend our national territory, protect the sovereignty of our maritime nation. Ngayong araw din, nasaksihan ng Pangulo ang commissioning ng dalawang brand new fast attack interdiction craft platforms ng Philippine Navy mula Israel. Gagamitin daw ang mga ito sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at pagpapadala ng tulong o relief goods sa oras ng sakuna, lalo na ngayon na may super typhoon na papasok ng bansa. Kasabay niyan, sinabi ng Pangulo na naghahanda na ang gobyerno. We have been preparing for most of this week already. Nakapag-forward positioning kami ng mga relief goods dun sa areas na nakikita namin na haabutan ng bagyo, which is mostly northern Luzon. Inalerto na rin daw ang mga LGU hindi lamang sa mga lugar na dadaanan ng bagyong Mawar, kundi maging sa iba pang posibleng maapektuhan para makapag-coordinate at agad na maibigay ang kanilang pangangailangan. Mobile Journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.